Desperado na raw ang mga nalalabing miyembro ng Maute-ISIS sa Marawi City. Ang hawak kasi nilang mga bihag, inarmasan at sapilitan na raw pinapalaban sa mga tropa ng gobyerno. Samantala, umabot na sa mahigit 1,000 ang na-recover na IEDs o Improvised Explosive Device ng militar sa kanilang clearing operations. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jess, ay rather Ma'am Jessica, no? That's the reason kung bakit mula sa kanilang estimate na nasa around 55 na lamang ang kanilang kalaban last week, umaabot na raw ito ngayon sa 80. Yan ay dahil nga doon sa nadadagdagan ang bilang ng mga kalaban dahil persahan na raw ngayon na inaarmasan at pilit ng pinapalaban na no, itong kanilang mga hostage. Samantalang sabi rin ng Joint Task Force Marawi that despite na, lumalaki ang kanilang number, malaking bagay naman daw ito doon sa mga ikangay mga resigning na nilang mga kasamahan. Kaya habang pinupush sila doon sa kanilang nakokorner na sila doon sa kanilang area, ay lalong humihina ang kanilang puwersa. Kuha raw ang video ito nung unang bahagi pa ng bakbakan dito sa Marawi. Nakuha ito ng militar mula sa mga Maute-ISIS. Sa video, maririnig ang mga nasa loob ng bahay na umiiyak at nagmamakaawa. Ayon sa Joint Task Force Marawi, mga na-trap na sibilyan ang narinig sa video. Karamihan daw sa mga sibilyan na trap, ginawang hostage ng mga terorista. Ilan din daw sa kanila, pinilit na humawak ng baril para makipagbakbakan sa mga sundalo. They now force the hostages, especially the male hostages, to fight with them. So tumaas na po yung number ng fighters, no? Sa pagpapatuloy naman ng clearing operation ng tropa, lalo pang dumarami ang mga improvised explosive device na kanilang nakukuha. Sa ngayon, umaabot na sa 1,500 ang bilang ng mga IED na nare-recover ng tropa ng gobyerno. Ang nakalulungkot, dumadagdag sa bilang na ito ang mga dad o yung mga hindi sumabog na bomba na galing sa gobyerno na nagagamit pang IED ng mga kalaban. Kahit na maliit yung strength ng kalaban at yung space na pinagdadalaw ng pero nga po sa firepower at yung mga ibang obstacles na mag-hinder sa pagpasok ng ating mga sundalo. Habang mainit ang labanan sa sentro ng bakbakan dito sa Marawi, tuloy-tuloy din ang clearing operations sa mga edineklara ng cleared area. Ang mga heavy equipment ng 54th Engineering Brigade abala na sa paglilinis ng mga kalsada mula sa mga debris na nagkalat. Our clearing of highways, those major highways inside the main battle area, and also the start of historical icons. The government is starting to rehabilitate and to heal the wounds, even if nandiyan pa rin yung bakbakan. Eksklusibo namang nakuhana ng GMA News ang operasyon na ito ng pulisya sa ilang bahay dito sa Marawi. Huli ang target ng operasyon na si Amenton Rebosura at pitong iba pa. Nakuha sa bahay kung saan sila naaresto ang ilang illegal na droga, paraphernalia at mga baril. Pinadapa ang ilan sa kalsada. Isang pusher niyong bahay niya ginagamit as drug den. Totoo ma'am, sangkot ako. Pero hindi po ako nagbibinta. Dinala ang mga naaresto sa Lanao del Sur Police Provincial Office. Ma'am Jess, ngayong ikaw 116 day na ng bakbakan sa Marawi, ano, umaabot na rin sa halos 670 ano, ang bilang ng mga napapatay na Maute-ISIS. At unfortunately, nakapagdala na rin ano, na nasa 149 na ang bilang naman ng mga tropa ng gobyerno na nasasawi pa rin sa nangyayari pa rin na gera hanggang ngayon sa Marawi. Jessica. Marisol, unimaginable yung horror na pinagdadaanan ng mga hostage nitong mga terorista, ha? Alam mo, Ma'am Jess, we really cannot imagine. Ang nakakalungkot pa ngayon, aminado mismo ang Joint Task Force Marawi na hindi na talaga nila mawari kung sino doon yung talagang mga hardcore or yung mga talagang parang miyembro talaga ng Maute-ISIS doon sa mga hostages nila. Ang ginagawa raw nila, pinagsusuot na rin nila ng itim na t-shirt, itim na long sleeve itong mga hostage para mahirapan talaga ang mga sundalo na i-identify sila. At minsan naman din, ang ginagawa nila ay nagsusuot yung mismo mga hardcore ng puti dahil talagang mahigpit ang bilin sa mga sundalo na kapag civilian or mga hostage at hindi naman ito threatening sa inyong buhay o kung walang dalang armas, ay huwag babarilin. Ganun pa man, syempre alam naman na rin ng militar ang kanilang taktis ko, so ingat na ingat din sila pero aminado rin sila
sila, Jessica, no, na mayroon din talaga sila mga napapatay na mga civilian at hostage dahil yun nga, hindi na nila talaga madetermine sa mismong actual na firefight kung sino talaga doon yung mga napilitan lang lumaban at kumpara doon sa mga talagang miyembro nga ng grupo, Jessica. Isa sa mga nagpapahirap sa mga sundalo natin, yung mga IED, no, na iniiwan nitong mga terorista. So when they enter a certain structure or building, una muna siguro nilang sinisiguro, Marisol, na walang IED dahil baka doon sila madali, no? Aminadong Joint Task Force Marawi, Ma'am Jessica, no, ayon kay General Bautista, kahit actually lumiit na ang kanilang strength, yung kanilang number, meron silang mga tinatawag na force multiplier at ang isang ariyan, yung mga IED. You know, Ma'am Jess, for the record, ang IED ang nangunguna pa rin ngayon, ano, na number one cause ng kanilang battle casualty, kung hindi man KIA, mga WIA, or ito yung mga namamatay or nasusugatan. Kaya dito talaga sila hirap na hirap. Dahil imagine, Ma'am Jess, no, sa isang bahay, minsan nakaka-recover sila ng 12 hanggang 20 na IED. That's the reason kung bakit medyo nagiging mahirap at matagal talaga ang ginagawa nilang pag-clear kahit sa isang building lamang dahil talagang IEDs really are everywhere. Kaya minsan hindi pa rin talaga may iwasan na pag may mga gantong operasyon, doon nagkakaroon ng casualty ang tropa ng gobyerno, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Marisol Abdurrahman.